Okay, good afternoon po. Ngayon, magbibigay na naman tayo ng tutorials by Pepe's Tutorial. Ang itututor natin ngayon, ang ituturo natin ay yung paano mag-install ng screen recorder. So, madami na nagre-request na to sa mga estudyante ko, lang nagagamitin na nila sa pag-edit ng mga video presentation. So, ito na yung pinamahihintay nyo. So, ito na. Umpisa na natin ang tutorial. So, dapat meron kang installer ng iScream screen recorder. So, saan magkikita to? Mamaya PM nyo ako, isend ko sa inyo yung link. Yung mga gustong makakuha ng copy nito, PM lang kayo. Mag-comment lang kayo sa ilalim ng video. Huwag sa Facebook ko. Okay? I-send ko yung link nito para ma-download nyo. So, paano i-install to? So, double-click mo lang yung folder. So, meron siyang patch, setup, at saka meron din siyang naka-WinRAR. Itong WinRAR na to, ito yung isa-send ko sa inyo kapag humingi kayo ng link. Then, ito yung i-download nyo. So, pag dinownload nyo yan, nandito na lahat itong patch at saka setup. So, once na na-download nyo na, double click lang kayo sa setup, makikita niyo yung application. Screen recorder setup. So, double click ka lang dyan. So, sabi niya dito, do you want to allow the following program to make changes to this computer? So, basahin mo na lang, kung di mo maintindihan, yes na lang. Hindi, yes talaga, para at least i-install it. So, ayan. So, hindi niyo maintindihan, kaya papantay niyo language, kaya language nagagamitin is English. Wala naman tayo pong maintindihan dyan kundi okay lang, kaya click okay. So licensing agreement to, so basahin nyo muna yan para makasigurado kayo. Pag nabasa nyo na yan, so dahil naintindihan nyo na, click accept the agreement, then next. O kaya next nyo na lang para shortcut, ganun din. Okay, next ulit, install. So, sabi niya kasi rito, set up space in the computer. So, kasi nga, automatic, ginagamit ko itong, itong iScream recorder. So, next lang kayo dyan. Tapos kapag kinlose ko ito, marireinstall ulit yung iScream recorder. Siya kasi yung ginagamit ko ngayon. So, next lang hanggang ma-install siya. Okay. So, ayan. For example, na-install mo na. Nag-finish na yung installation. Paano mag-patch? So, madali lang yung pagpa-patch. Punta ka lang ulit sa folder ng iScream Screen Recorder. So, double-click ka lang patch. Then, ito na naman. Yung sa system information niya. So, dapat alam mo kung anong system information meron tayo. So, paano yan? Click ka lang dito sa window logo, then right click computer properties, ayan o, system type 64-bit operating system. So, 64-bit ang gagamitin yung patch. So, double click ka lang sa patch na yan, double click ka lang. Kung katulad dati, bla bla bla, yes na lang. So, ayan siya. Apply patch tayo, patch. Cannot file, search the file. Okay, search natin. Yes. Hanapin ninyo kung saan naka-install yung iScream recorder ninyo. Kakasabay yung background patch pa yung patch natin. So, bibilis ako lang. Local DC program files 8x86, then iScream screen recorder. So pag nakita nyo na yan, open nyo lang, tapos yes lang kayo kasi ipapatch nyo. Tapos magiging okay na yun. Hindi ko kasi pwedeng ipatch to kasi nga nag-under yung screen recorder natin, siya yung ginagamit ko. So ganun lang siya kadali. Then mamaya ituturo ko naman kung paano siya gagamitin. For the meantime,
i-try nyo na muna para at least masubuan nyo kung paano siya i-install. Then PM nyo ako pag na-install nyo na, then tuturuan ko kayo kung paano siya gamitin. Okay, yun lang muna. Salamat. Bye-bye.